guys, this is Rona again and you're watching on my channel. For today's video, as you can see sa thumbnail ko, i-react natin yung Filipino adaptation from Korean series na Descendants of the Sun. Yes, totoo siya guys. Akala ko kasi nung una, joke-joke lang. O mayma lang or may ma-share lang yung mga tao sa Facebook. And confirm, totoo talaga siya. And nung una guys, huwag kayong magagalit ha. Ito ay personal view ko lang. And hindi ko alam kung ano ang thoughts nyo dito sa upcoming nila na series. Pero this is my personal view lang. Okay, kaya huwag kang makitots kasi personal thoughts ko. Ayun. Nung una kasi, actually, nung nalaman ko... Excuse me. Ayun. Nung una, nung nalaman ko, parang feeling ko, bakit pa sila magre-remake ng ganyan? Parang wala namang originality or wala bang magawa or wala ba silang ma-produce ng another serye? Kaya mag-a-adaptation na lang sila. Pero feeling ko, nasagot din naman yung tanong ko. Marami din kasi sa atin na sana, di ba, nung mga kasagsagan ng Descendants of the Sun, di ba, na nandito sa GMA, lagi natin siya pinapanood. Ang dami-daming comments na sana mag-remake ang Pilipino ng Descendants of the Sun. So, nag-remake, ngayon sasabihin nyo walang originality. Di ba tama? Yun, let's proceed. Nung nalaman ko kung sino yung mga cast, actually, boring. Ewan ko lang, meron kasing iba na parang feeling ko hindi fit, gaya ni Ding Dong Dantes. Parang feeling ko hindi siya fit doon and parang hindi sila compatible ni Jenny Lynn Mercado. Bakit? Kasi para lang siya kay Marimar. Si Ding Dong, para lang siya kay Marian. Diba? So, sana ang naging doktor kang na lang si Marian. Well, yun. At saka parang feeling ko kasi, kaya hindi ko sila feel na magtambalan. Kasi alam niyo yung Encantadia, di ba? Si Jenny Lynn Mercado ang anak ni Iza Calzado doon and ni Ding Dong Dantes. So parang wala lang, parang feeling ko lang hindi bagay. Kasi dati anak, ngayon partner, parang ganun. Mema lang yun. Pangalawa, ang gaganap na Dr. Kang ay si Jenny Lynn Mercado. Confirm na siya na talaga ang gagawing Dr. Kang. So, feeling ko sana ang maging leading lead na lang niya ay si Dennis Trillo. Hindi ako fan ni Dennis Trillo. Na-appreciate ko lang ngayon yung acting portion niya doon sa recently na napanood ko sa Netflix yata yun na with Kim Chu, JC, De Vera, at saka siya. Mas doon ko siya na-appreciate. And doon sa bakit lahat ng lalaki gwapo with Ann Curtis. Basta yun. Doon ko siya na-appreciate na magaling talaga siyang actor. And syempre, real partner sila. Real partner pa rin ba? Alam ko, real partner sila eh. Hindi kasi ako masyadong updated sa chika. Yun. Parang feeling ko bagay silang dalawa. Mas bagay silang dalawa. And parang feeling ko dahil nga magshota sila, mas nakakakilig, di ba? Ayun. Well, respect natin kung anong decision sa casting. Yun. Si Jenny Lynn Mercado, di ba gumanap siya dati doon sa Love from the Star. Na-remake din yun, di ba? Ng Philippine adaptation din siya. Nagkaroon naman ng justice yung serye niyang yun. And bagay talaga pagdating sa mga ganong role si Jenny Lynn Mercado. Am I right? And parang feeling ko, ang pretty-pretty niya, kahit na may baby siya, parang talagang very sporty, hindi niya napapabayaan yung sarili niya, di ba? Sana all! All! And ang gaganap na Jingo, tama ba? Alam ko Jingo eh. Yun. Gaganap nun ay si Rico Nosino. So guys, ang galing-galing niyang actor. Ewan ko ba, doon sa Starstruck kasi noon, hindi ko rin siya na-appreciate. Pero ngayon, ang galing-galing na niya. Ang galing na talaga niya. Lahat ng mga Starstruck talaga, no? Dati parang akala mo,
middle-middle lang yung pagiging artista nila ngayon. Lahat sila halos matured na yung mga role, ang gagaling. Rico Nacino. Grabe. Sa lahat ng casting guys, siya lang yung, hindi, dalawa sila. Isa siya sa fit na fit doon sa role. Actually, akala ko nga si ano eh, si hashtag, sino ba yun? Si hashtag, Lucas ba yun? Yun, basta yung hashtag na yan. Akala ko nga siya yung magiging alpha team. Akala ko siya yung pinaka magiging Diego doon. Yung pala, si Rico Nacino, which is super duper fit, feeling ko. One, isa siya sa mga fit doon sa cast. Kasi parang bagay na bagay sa kanya. Yung katawan, yung kulay, yung appearance, yung arte, yung sungit. Parang feeling ko, boom na boom. And doon sa partner niya, kay Yasmin... And doon sa partner niya, kay Yasmin Smith Curtis. Mali. Yasmin Curtis Smith. Yun. Bagay. Alam niyo yung parang... Pag pinagsama mo, itong picture na yan, yan o. Diba? Ang bagay nila. Parang fit na fit sila sa mga role nila base sa appearance nila. Hindi ko alam dun sa acting scene ni Yasmin. Kasi hindi ko siya masyadong napapanood. Hindi siya masyadong maingay para sa akin. Pero base sa physical appearance nila or dun sa picture na yan, parang mas... Parang bagay na bagay talaga sila. Meron tayong newly love team. And sana patok. And sana swap. Pero feeling ko naman swap. Yun. At saka may nilabas sila. At saka guys, di ba may nilabas silang training. Yung training nila from military. And ang sabi doon, dun sa video na yon, eh talagang akala nila push up lang, warm up lang. Hindi nila alam na ganun pala yung mga e-experience nila. And saludo naman talaga tayo. Kung nanonood kayo ng PBB dati, nagkaroon din sila ng training ng military. Ang daming halos gustong sumuko doon sa training na yon. And doon nga sa ROTC, nag-ROTC ba kayo? Kasi kami, naabutan kami ng ROTC. Nung ROTC namin, medyo mahigpit guys. Kaya pag sinabing, ano, talon talaga, mga ganun. Tapos meron pang, ewan ko may mga ganun kaming experience. Sabi ko nga, sana na, sa medic na lang ako napunta. Napunta kasi ako sa Charlie. Noong time kasi namin, pag sinabi mo Charlie, hindi masyadong, feeling ko noon, yung mga hindi kagandahan nasa Charlie. Feeling ko lang, kaya nandun siguro. Tapos pag medic, nandun yung mga muse. Mga pang-muse, mga pang-Miss Universe, at saka yung mga hindi healthy yung katawan. Ayun. By the way, yun. Talagang sumabak daw talaga sila doon. And mas na-appreciate mo talaga yung mga bagay pagka pinaghihirapan mo or tinatry mo. No? Ayun. Mas na-appreciate daw nila. Masakit daw sa ulo after nung ganito yung ginawa nila. Yung mga ganun. By the way, huwag na tayo lumipat. Ayun. Overall, panoorin muna natin guys bago tayo mag-judge. Pero hindi rin naman natin maaalis sa isipan ng mga tao na syempre magkaroon ng first view o first thoughts, 'di ba? Gaya ko, first thoughts lang ito. I do not know kung ano ang magiging kalabasan. Pero I believe naman na bibigyan nila to ng justice. Sana guys, kasi pag sinabi mong Descendants of the Sun, super duper ganda. Ang view, ang twist, ang ganda, di ba? Ang ganda. And alam ko nung time na yun, naglalaban ng Descendants of the Sun and Legend of the Blue Sea. And ang alam ko, marami pa rin nanonood ng Descendants of the Sun with the real couple, Song, di ba? Na ngayon wala na. By the way, yun. Wala talagang forever. Yun. I'm not a certified kapuso. Pero, nanonood pa rin ako ng mga ibang serya nila. Especially pagka nakapukaw talaga ng mata ko.
Ayun. And sana mapukaw niya yung mata ko. Wow, talaga mapukaw. Word, word. What a word, mapukaw. Ayun. And maki-flashback tayo, guys. 'Di ba parang ano lang 'yan eh. Throwback Thursday. Ito flashback DOTS. Kung gusto nating kiligin, watch tayo. Parang ganun lang. Sana hindi siya baduy. And sana hindi siya OA. And sana maka-inspire siya. Kasi merong iba na parang feeling ko ang OA. Yung para, sana hindi siya ganun. And sana maglabas talaga ang producer ng budget. And sana gandahan nila yung mga fighting scene. Kahit na konting fighting scene lang, maganda lang yung angulo. And sana gandahan yung cinematography. Tama ba? Yun. Sana gandahan. Kasi ang truth, guys, hindi talaga maiiwasan ng tao na mag-compare. Lalo na dalawa sila. Isang Filipino, isang original. So, ayun. Sana gandahan lang. Hindi ako nag-expect ng kagayang-kagaya ng ganun. Pero, may mga cast na magsha-shine ng sila lang mismo. Diba? Yun. Gaya ni Jenny Lynn, nabigyan niya ng justice yung Love from the Start. And yun, naniniwala naman ako na pati ito, yung mga ibang cast, mabibigyan ng justice. And together nung team ng Filipino adaptation, yung team nila, sana nagandahan nila kasi nandyan na eh. Sana i-grab na nila yung opportunity. Ayun, sana guys, naintindihan nyo itong video na to. And please, give me a like kung nagustuhan nyo itong video na to. Kung hindi, huwag mo nang i-dislike. Mag-next video ka na lang. And kung nasatisfied ka sa video na ito, please subscribe to my channel and watch my other videos. Yun lang guys. See you again on my next video. Bye-bye!